Lane at saka kala Brian. Hello bro, saka kala Joe. And sige po. Pray tayo. Manalangin po tayo. Diyos namin, pinupuri po namin kayo sa gabi na ito. At meron kaming opportunity para makapag-aral sa usapin ng Roman Catholicism. Alam namin, ito yung pinakamalaking professing Christian religion dito sa bansa namin. Kaya necessary para sa amin na magkaroon ng knowledge about this para mas malaman namin ito at kung paano namin kakausapin, tatalakayin yung ibang mga kakilala namin ng mga nasa ilalim ng Roman Catholicism. Nahiling po namin ang pagtuturo nyo sa amin sa ngayong gabi at gano'n rin po malaman namin kung ano yung tama na tinuturo ng banal na kasulatan when it comes to authority. Turuan niyo po kami sa tamang otoridad. Turuan niyo po kami sa wastong doktrina ng kung sino ang masusunod. Pinupuri po namin kayo, aming Diyos. We glorify your name and we praise your blessed name. Hihiling namin ito sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po ulit. Ayan, sa mga naka-join at may mga nag-add sila sa Bakiel, isa ka sila Darlene, isa ka sila Monica. Hello. So, ngayon po, magsimula na tayo sa study natin regarding authority ng Roman Catholicism. So, hopefully, maayos pa rin yung audio ko, no? Wala lang akong headphone. So, katulad nung nabanggit natin last Monday, ang pinaka-difference ng mga Protestant, ng Reformed faith, compared sa Roman Catholicism ay walang iba kung hindi itong dalawa. Ang pinakaiba ng Roman Catholicism at ng Protestant ay sa usapin ng salvation, sa usapin ng justification, at pangalawa, patungkol sa authority. May iba't iba pang mga differences yung Roman Catholicism sa Protestantism. However, ito yung main differences. Kasi meron namang mga iba pang mga secondary differences yung dapat ay study natin ngayon tungkol sa papacy, tungkol sa kay Virgin Mary, tungkol sa mga saints, tungkol sa prayer sa saints. Lahat ng yun ay very important na talakayin. Lahat ng yun ay dapat naman talaga pag-usapan. Pero hindi natin may kakaila na ang pinaka, yung pinaka-importante pinagkaiba is none other than justification, yung study last Monday, at usapin ang authority. Ayun yung ngayong gabi na pag-aaralan natin. Ano yung otoridad sa loob ng Roman Catholic Church? At yan yung tatalakayin natin ngayon. So, sa next slide, Dicon. So, tayo, naniniwala tayo sa usapin ng sola scriptura. Isa yan sa five solas ng Reformation at nabanggit natin na sa limang solas, technically speaking, sa dalawang solas lang, vehemently na magdi-disagree ang mga Roman Catholics. Kayang mag-agree ng Roman Catholics sa glory to God alone, sa soli Deo Gloria. They can say glory to God alone. Mag-agree rin ang Roman Catholics sa sola gratia, by grace alone. Pwede nilang sabihin, kaya nilang sabihin doctrinally na biyaya lang yung kaligtasan. And even yung
solus Christus, Christ alone. Alam natin, may iba pang mga mediator doon sa Roman Catholicism. Si Mary ay tinatawag na co-mediatrix. Pero technically speaking, yung pagiging mediator ni Mary sa Roman Catholicism ay under pa rin ng pagiging mediator ni Jesus. Kaya doctrinally, technically, kaya pa rin sabihin ng Roman Catholics na solus Christus, si Christ, yung mediator. Although may mga mini-mediator, merong mga underlying. Pero kaya pa rin nilang sabihin yon without bypassing yung kanilang doctrine. Pero ang dalawang solas na hindi nila kayang i-profess, sabihin, ay yung sola fide, by faith alone. Hindi nila pwedeng sabihin ang pagpapawalang sala, pag-aaring ganap ay isang pananampalataya lang. Again, that's what we have studied last Monday, na anathema sa Roman Catholic Church yung usapin ng justification by faith alone. At ngayong araw, tatalakayin natin yung isa pang hindi nila kayang sabihin doctrinally at technically. Ang Roman Catholic Church ay hindi pwedeng sabihin, kayang sabihin na sola scriptura. Hindi nila pwedeng sabihin yan nang nagiging faithful sa kanilang Roman Catholic doctrine. Pero ano nga ba yung sola scriptura? Ano yung ibig sabihin ng scripture alone? When we say sola scriptura, it means the refusal to accept any authority above or alongside scripture. Ang ibig natin sabihin pag sinabi natin na sola scriptura, na hindi tayo tumatanggap ng kahit anong otoridad na ipapantay sa scripture or itataas, mas mataas pa kaysa sa scripture. Hindi sinasabi ng sola scriptura na ang scripture lang ang nag-iisang authority. Pero sinasabi ng sola scriptura na ang scripture ang final authority. Nag-agree naman ng sola scriptura na mayroong mga lesser authorities. Mga authority na mas mababa sa kanya. Ang doctrine natin ng ecclesiology, local church, may authority yung local church. Pero mas mababa siya sa sola scriptura. Ang mga leaders ng church, ang mga pastors at mga deacons, may authority sila, real authority. Pero mas mababa yun sa authority ng Holy Scripture. Kaya ang tinatanggi nitong sola scriptura eh merong kapantay ang Bible. O kaya naman may mas mataas pa sa usapin ng authority ng Bible. Ngayon, ang tatalakayin natin ay ano yung authority sa Roman Catholicism? Para maintindihan natin yung authority sa Roman Catholicism, kailangan nating makita kung ano yung tinuturo nila dito. So, isa-check natin, again, ang study na ito ay galing sa lecture namin sa Grace Ministerial Academy ni Pastor Noel Espinosa. Kaya, ito reference natin ay credit kay Pastor Noel. At ang reference si Pastor Noel ay isa sa mga catechism ng Roman Catholic Church. Sumulat nito ay si Marciano Malvar Guzman, isa siyang Pilipino, at sumulat siya ng isang catechism. Popular siya before. So siya si Marciano Malvar Guzman. At ito yung nakasulat sa catechism nila. Question and answer catechism ng Roman Catholic Church. So, question and answer number 19. So, next body code. So, question number 19. Ang question niya ay, what is supernatural revelation? Ano ang supernatural na kapahayagan? Answer, supernatural revelation is the knowledge God discloses in a special way about himself and his plans for human salvation beyond what we can know of him by our natural reason. So, kapag tinapos ko yung pagbasa doon, we can agree, nag-agree tayo sa sagot niya.
na ang supernatural revelation ay binigay talaga ng Diyos para ituro kung sino siya at ang kaligtasan na hindi natin malalaman by our own natural reason. We agree. Amen. Kaya lang, yung last statement, eto na. Ito yung tinuturo ng Roman Catholic Church. Sinabi ni, ano siya, pari siya eh. Si Marciano Guzman, sabi niya, it, yung supernatural revelation is found in sacred scripture and sacred tradition. Dito na tayo nagkakaroon ng pagkakaiba. Dito na tayo nagkakaroon ng difference sa Roman Catholics, sa Roman Catholic Church. Nung sinabi na nila yung huli statement na natatagpuan ng supernatural revelation sa sacred scripture, amen, pero may dugtong, and sacred tradition, hindi amen. Pero ito na yung kailangan natin malaman, maintindihan, yung tinuturo talaga nila. So, talon tayo sa next question. Question number 20. Sa question number 20, sabi ni Guzman, what is sacred scripture or holy Bible? Sabi niya, sacred scripture or the holy Bible is the written word of God committed to His church for the instruction and sanctification of humanity. Amen. So, pareho tayo ng tingin sa usapin ng scripture. Pero, talon tayo sa question 22. How can we know the true meaning of the Bible? Ito na. Sabi niya, paano natin malalaman yung teaching sa loob ng Bible? How can we know yung proper interpretation? At sabi ni Guzman, we can know the true meaning of the Bible from the teaching authority of the Catholic Church. Eh, paano daw malalaman yung tunay na meaning sa pamamagitan ng Roman Catholic Church, which has received from Jesus Christ the right and duty to teach and explain all that God has revealed. So dito ay meron ng claim ng true interpretation ng Bible ay nasa Roman Catholic Church. Now, tatanong tayo kasi kumpletuhin natin. Ngayon naman, tinalakay niya una yung sacred scripture. Ngayon naman, tatalakay niya yung sacred tradition. So, alalahanin natin itong dalawa. Dalawa yan. What is sacred tradition? Sacred tradition is the entirety of divine revelation, whether oral or written. Ayan na. Ito daw na sacred tradition ay kabuuan ng revelation ng Diyos na sinasabi at nakasulat. Insofar as it is transmitted from age to age under the assistance of the Holy Spirit and guidance of the magisterium of the Church. So itong sacred tradition parang mas broader kaysa sa scripture. Yung sacred tradition para sa kanila, ito yung kabuuan ng tinuturo ng Diyos. Nakasulat daw o hindi nakasulat, ito daw yung sacred tradition. Kaya gusto natin itong i-distinguish, wag nating isipin kapag sinabi sa official at technical sense ng Roman Catholic Church, pag sinabi nilang tradition at scripture, hindi nila ibig sabihin yung tradition na nakasanayan. I think that's very vague at unfair sa Roman Catholic Church na isipin natin. Hindi nila ibig sabihin kapag sacred tradition ay nakasanayan lang. Kapag nagsalita ang isang aral na Roman Catholic, kung ano yung sacred tradition, ang nasa isip niya ay hindi yung mga nakasanayan ng lolo at lola. Ang nasa isip niya ay Word of God, kapahayagan ng Diyos. Pero hindi lang nakasulat, kung hindi sa salita. Mamaya, makikita natin paano nalalaman ng Roman Catholic Church kung alin yung sacred tradition. Mamaya, natalakayan natin. Pero ituloy natin sa question number 24. Sa question number 24,
By what kind of act do we believe the doctrines contained in the Bible and in sacred tradition? So paano natin, sa paanong paraan natin makikita kung ano yung tinuturo at pinaniniwalaan nating doktrina sa Bible at sa sacred tradition? Sabi ni Guzman, we believe the doctrines contained in the Bible and sacred tradition by an act of faith, which means that we accept them on the authority of God, who can neither deceive or nor be deceived. So dito magkapantay talaga yung turing nila sa sacred scripture at sacred tradition. Sinasabi nila, ito ay salita ng Diyos. Pareho. Question number 25. Sabi dito, what is the magisterium of the church? The magisterium of the church is her authoritative teaching office. Ito na yung official teachers ng Roman Catholic Church. Ang tawag ay magisterium. The church possesses light from God and therefore the divine right to teach all the faithful. Pag sinabi ng Roman Catholic Church na all the faithful, yung mga members niya. Ang tawag ng all the faithful. Ibig sabihin mga hindi tumalikod, wala under ano excommunication and whatnot. Ito yung mga members ng Roman Catholic Church. Therefore, the divine truth to teach all the faithful the truths of salvation. Ito daw office ng magisterium was entrusted by Christ to the Roman Pontiff. Ang Roman Pontiff ay ang Pope. Sabi nila, pinagkatiwala daw ni Jesus sa Santo Papa at sa lahat ng bishops. Ang authority na ito in union with him. Ayan, yung bishop, marami pang hierarchy yan. May archbishop, merong mga bishop, tapos merong mga pari na sa mga parokya na mas lower ang hierarchy. Pero lahat yan ay under ng bishop. So ito yung magisterium sa kanila. Now, question number 26. Ito na yung last sa catechism ni Marciano Guzman. Question number 26. Ano ang role ng magisterium in regard to the deposit of revelation? So, kaya niya sinama yung question ng magisterium para makita natin ng mga magbabasa ng catechism. Ano yung relationship ng magisterium sa scripture at sa tradition? Sabi niya, the magisterium of the church, assisted by the Holy Spirit, has the role of preserving the deposit of revelation, penetrating it more intimately, and faithfully proclaiming and expounding it. Ang role daw ng magisterium ay i-preserve yung tinuturo ng Bible at ng tradition. At ituro talaga ito sa lahat ng mga members nila. So, kung isa-summarize natin yung Roman Catholic position, pwede natin siya isummarize sa tatlo. Ito yung tatlong summary. Una, ang revelation para sa Roman Catholic Church ay matatagpuan sa sacred scripture at sacred tradition. Magkasama ito. Together, these constitute the Word of God. Para sa kanila, ang Word of God ay hindi lang ang Bible. Ang Word of God sa Roman Catholic Church ay scripture at tradition. Yan ang Word of God. Ang tradition ay Word of God sa kanila. Yan ay, sa catechism nila, divine revelation. Supernatural revelation. Pangalawa, God committed to the Roman Catholic Church the right and duty to interpret the Bible and tradition authoritatively. Ang nagtuturo kung paano maiintindihan yung Bible at tradition ay walang iba kung hindi ang Roman Catholic Church. Pangatlo, the Bible is defined as including ito kasama na various deuterocanonical books not found in the Protestant Bibles. Kasama sa kanilang
position yung mga apocryphal books na between ang Old Testament at New Testament sa kanila. So now, gusto lang natin i-clarify what is sacred tradition. Clarify natin ha, ano yung sacred tradition sa Roman Catholic Church? Gusto natin i-bigyang pansin na hindi ito, again, ang nakasanayan lang. Yun ay merong specific na ibig sabihin. Kunyari, sa atin, ang tawag natin sa Bible minsan scripture. Pero ibig lang sabihin naman ng scripture ay kasulatan. Pero hindi lang naman Bible ang kasulatan. Maraming kasulatan. May legal na kasulatan, may kasulatan ng kasunduan, may kasulatan ng business. Pero may context tayo pag sinasabi natin kasulatan. Sa Roman Catholic Church, ganun din. Pag sinabi nilang tradition, hindi ito yung general tradition na alam natin. Ito ay specific na tradition. So what is sacred tradition? According sa Council of Trent, quote, tradition is the word, ano muna dito? Dito kasi ako nagbabasa sa tablet. So, ano siya? Patulo ba ito? Ah, hindi. Okay, hindi. Hindi siya patulo. Ayan, sabi sa Trent, tradition is the word living continuously in the hearts of the faithful. Grabe. Ang sacred tradition para sa Roman Catholic Church ay ang salita ng Diyos na nabubuhay daw sa puso ng mga Roman Catholics. Therefore, ang sacred tradition para sa kanila ay hindi concrete at objective. Ibig sabihin, hanggang ngayon, may word of God na binibigay yung Diyos sa puso ng mga mananampalataya. So rather, sabi nila, it is the life experience of the faithful. It is written principally in the church's heart rather than in documents and records. Grabe, no? Ganito pala yung doctrine nila ng sacred tradition. Kung ano yung nasa puso ng mga faithful ng buong Roman Catholic Church, yun ay sacred tradition para sa kanila. So tuloy natin para ma-expound natin itong sacred tradition. Ito naman sa Vatican II, kasi kanina sa Trent at sa Vatican II. Contrary to what you might expect, ang sacred tradition can actually become clearer with the passage of time. Yun yung paniniwala nila, pwedeng dati, malabo pa ngayon, nilinaw na, as time pass by. It can grow and take root in the hearts and minds of the faithful. So, quote, the tradition that comes from the apostles make progress in the church with the help of the Holy Spirit. There is a growth in insight into the realities and words that are being passed on. Ngayon, kung pag-uusapan natin, at pwede natin tanggapin to eh, kung pinag-uusapan nila, scripture lang. Nakapag binasa mo yung scripture, lumalago yung knowledge natin, lumalalim yung alam natin. Yung alam nila before, ng mga Christians before, mas marami na tayong alam sa kanila ngayon. Possible. Kaya lang, hindi yun ang sinasabi nila, hindi lang Bible. Kung hindi even outside the Bible, yung lumalalim, yung pagkakitindi sa usapin ng Revelation. Ayan. So, eto na. Punta na tayo sa factors para ma-determine kung ano yung sacred tradition. Ang dami pala nilang kinoconsider, ang dami palang factors para masabi, alin dito yung sacred tradition? Alin dito sa mga doctrine na ito ay galing hindi sa Bible, kung hindi sa sacred tradition? Ang dami nila kinoconsider. Ito ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 considerations. So ito, lahat ito ay kukonsider nila, pag-uusapan nila para makapag-conclude sila na ito ay isang
teaching, no, sacred tradition. So ano-ano ang kanilang factors? Una, the dogmatic decrees of the magisterium. Ayan ay primary. Pag nagkaroon na ng dogma, naglabas na ng official statement ang mga archbishop, ang pope, yun ay maituturing na sacred tradition. Yun ay word of God. Kung ano yung sabihin ng nila, yun ay word of God. Pero hindi lang kasi yung consideration. Consideration din yung mga creeds ng early church. So, kasama yon. Pangatlo, yung teaching ng church fathers. Medyo vague yung church fathers dahil walang official list ang Roman Catholic ng mga church fathers. Pero ito rin yung makakilala natin. Sila Augustine, ayan. Sila Jerome, Ambrose, Origen, at iba pa. Tapos, consider din nila yung teachings ng church doctors. Naghanap ako nito, ano bang difference ng church fathers at church doctors sa Roman Catholic Church? Yung church fathers, yung mga early at wala silang official list, pero yung mga church doctors, ito yung mga dineclare ng Pope na talagang sila ay may gift na magturo sa church, katulad nila Thomas Aquinas at mga kasunod. Yung church doctors, pwede nyo silang isipin na parang knight, gano'n. Diba sa Church of England, yung reyna or hari, pwede niyang i-declare as a knight yung isang tao na may contribution sa society. Ganun din yung church doctor sa Roman Catholic Church. Binebestow ng Pope yung isang tao na tingin niya ay may gift ng teaching talaga at siya ay may tuturing na church doctor. So pwede yung i-search yan, yung mga official church doctors. Ganun din, the unanimous teaching of the bishops. So nasa ilalim yan. Ganun din, the universal practice of the church. Consider din nila kung ano yung pinapractice ng common people. At ganun din, the common understanding of the faithful. So dito, itong pitong to, lahat yan, ginajuggle nila. Lahat yan, kinoconsider nila bago nila sabihin na ito, sacred tradition ito. Kaya mapapansin ninyo sa official statement of faith nila sa Council of Trent, sa Vatican II, lahat yun kinonsider to. Kaya nila nasabi na si Mary ay sinless dahil dito sa lahat ng to. Dahil sabi ng Magisterium, dahil may sinabi yung creed, di ba, sa Apostles' Creed, hindi explicit doon, pero sinasabi nila, hindi dinedeny. Sinabi ng church fathers, sinabi ng church doctors, nag-agree yung mga bishops, nag-agree yung maraming mga Roman Catholic sa buong mundo, yun ang common understanding, and then, tara, sinlessness ni Mary. Doon nila nakukuha yun. Maging yung sa papal infallibility. Ayan, consider nila lahat yan. And then, ayan na, meron na silang sacred tradition. Now, for us, makukonsider ba natin ang sacred tradition bilang may equal authority sa Bible? Equal bang authority ng sacred tradition sa Bible? So dito, consider natin yung Matthew 15 verses 1 hanggang 9. Kasi yung ibang factors nila kanina, pwede naman natin i-honor yun eh. In-honor natin ang creeds, in-honor natin yung mga church fathers, in-honor natin yung teachings ng mga namatay ng faithful pastors, nabubuhay pa ng mga pastors. We honor that. We honor yung sinasabi ng common believer
Pero, masasabi ba natin ang lahat ng yon ay kapantay ng authority ng Bible? Masasabi ba natin na kapantay yun ng authority ng Bible? At dito natin i-consider yung Matthew 15. Hayaan yung basahin ko kung pwede kayong sumunod, pero babasahin ko yung NIV. Matthew 15, 1. Then some Pharisees and teachers of the law came to Jesus from Jerusalem and asked, "Why do your disciples break the tradition of the elders? They don't wash their hands before they eat." Jesus replied, "And why do you break the command of God for the sake of your tradition? For God said, 'Honor your father and mother,' and 'Anyone who curses their father or mother is to be put to death.' And but you say that if anyone declares that what might have been used to help their father or mother is devoted to God, they are not to honor their father or mother with it. Thus, you nullify the word of God for the sake of your traditions. You hypocrites. Isaiah was right when he prophesied about you. These people honor me with their lips, but their hearts are far from me. They worship me in vain. Their teachings are merely human rules." Sa passage ng Matthew 15, 1-9, nakita natin na meron ding religious tradition itong mga Pharisees. Yung tradition na pinag-uusapan dito sa Matthew 15, hindi lang ito yung nakasanayan lang. Ito yung religious na tradition. At sabi ni Jesus, mas pinapahalagan nila yung kanilang religious tradition kaysa sa word of God. May difference. May pinagkaiba kung ano yung nakasulat sa hindi nakasulat. May pinagkaiba yung nakasulat na lumang tipan kesa din sa mga sinulat lang ng mga Pharisees. There's a difference. May pinagkaiba. Sabi ni Jesus na, "Why do you break the commands of God for the sake of your tradition?" So, hindi tinitignan ni Jesus na equal ang authority ng mga Pharisees at religious tradition nila sa scripture. Pinapakita ni Jesus na mas malalim, mas mataas yung authority ng Old Testament kaysa sa kahit anong sabihin ng mga Pharisees. Sa Mark 12:24-27, sabi ni Jesus, "Ye do err, not knowing the scripture nor the power of God. You are greatly mistaken." Ganun din ang religious leadership ng Old Testament church fell into great error. Masasabi ba natin na, again, ulitin natin na, in honor natin yung mga nababanggit, yung mga factors nila kanina, we honor that. We honor the creeds. We honor the church leadership. We honor the mga teachers at pastors na namatay na. We honor the kung ano yung sinasabi ng mga mananampalataya, na regular believer. We honor all of that. However, hindi tayo pwedeng mag-agree at makisang-ayon sa tinuturo ng Roman Catholic Church na equal siya sa Bible. Hindi equal sa Bible yung lahat ng mga factors nila. Now, ito yung last part. Si Scott Hahn. Itong si Scott Hahn, meron siyang challenge sa sola scriptura. Sina-challenge niya yung sola scriptura.
Medyo key figure yung si ano Scott Hahn dahil dati siyang Presbyterian pastor. Dati siyang Presbyterian pastor, tapos nag-convert siya sa Roman Catholicism. Isipin niyo yun. Isang Protestant pastor o Reformed pastor, tapos ay later in life ay nag-convert siya sa Roman Catholicism. At after that, naging sikat siya na tagapagturo sa Roman Catholic Church. May mga libro pa siya ng mga sinulat in relation dito. Kaya siya yung i-quote natin sa usapin ng ano, sa usapin ng Sola Scriptura. Marami siyang mga books. May sinulat siyang books. Rome Sweet Home. Par home sweet home, pero home sweet home. Par bumalik daw siya sa tahanan niya. Hail Holy Queen. So, usapin naman ni Mary. Ayan. So, bumalik talaga siya sa Roman Catholicism. At ang i-consider natin ay yung challenge niya sa Sola Scriptura. So, ito yung sabi niya. How can Sola Scriptura be true if Scripture itself does not state that Scripture alone is our authority? Yan yung una niyang challenge. Sabi niya, paanong maging totoo ang Sola Scriptura kung sa Bible mismo wala namang nakasulat na Bible lang ang masusunod? Parang sinasabi niya, very self-contradictory. Sabi niyo, Scripture alone, tapos sa Scripture, walang nakasulat na Scripture alone. Also, sabi niya, Scripture refers to an oral tradition. Ayan, may mga kinutya, 2 Thessalonians 2.15, 2 Timothy chapter 2, verse 2. So, I would appreciate, brothers, kung pakilagay sa chat itong ano na to, passage na to. 2 Thessalonians 2.15 sa 2 Timothy chapter 2 verse 2. So sabi niya, yung mga scripture naman na yan, yung nakalagay sa Bible natin, oral tradition din naman yan. So ang ibig niya sabihin, mayroong pinagkaiba yung oral at written. Sabi niya, so sola scriptura actually is unbiblical. Hindi ito biblical ang sola scriptura kasi nasa loob ng Bible ang sinabi, may sinusunod na oral tradition, hindi lang written. O hindi may oral. Yan. So, salamat Arvin. Makalagay dito. Mamaya, isa yan sa sasagutin natin. Yung usapin ng sinabi niya. So, sige, isa-isa nating bigyan ng answer. Yung unang answer, answer number one. So, ito yung question ni challenge ni Scott Hahn na wala naman sa Bible yung sola scriptura. So, tandaan natin na hindi tayo naniniwala na kailangan maging explicit yung word para masabi natin na yung truth ng Bible ay yung isang truth ay truth ng Bible. Ang doctrinal scriptures, hindi natin dinederive only from explicits. Actually, sa confession of faith natin, may nakalagay, by necessary consequences. Kunyari, Trinity, wala namang explicit na isang bagsakan na ipinapaliwanag ng Bible, yung Trinity. Pero naniniwala tayo sa Trinity. May isang Diyos, yung isang Diyos may tatlong persona, Father, Son, and Spirit. At yung bawat isang persona ay totoong Diyos. There is one God, and there are three persons of God, Father, Son, and Holy Spirit. And the three persons are fully God. The Father is God, the Son is God, the Spirit is God, but there is one God. Walang isang text sa Bible na nagpapaliwanag doon, na nagsasabi noon. We draw out the conclusion from the whole Bible. Ganon din. For example, cessationism.
paano mo nasabi na yung mga miracle gifts, supernatural gifts, ay tumigil na. Wala na sila ngayon. Walang isang nakalagay sa Bible, isang verse na, hanggang kay Apostle John lang ha. After pagkamatay ni Apostle John, wala na to. Tapos na to. Hindi na existing yung mga supernatural gifts. Hindi ganun. Naniniwala tayo na tumigil na yung mga supernatural gifts dahil sa raw data ng scripture. So therefore, ganun din sa sola scriptura. Hindi tayo nagsasabi na may isang verse lang and that's it. Sa next answer natin, ayan, sasabihin ng sola scriptura, sa 2 Timothy 3:16, ito yung Theonostos, God breathed, inspired. Sa 2 Peter chapter 1, verse 20 to 21, lahat ng sinabi, sinulat ng mga prophets ay galing sa Holy Spirit. So pag chinik niyan, yung 2 Timothy 3:16, 2 Peter 1, 20 to 21, makikita natin yung inspiration at authority ng scripture. It is very, very, very clear. Clearly asserted. Walang na-mention kahit saan sa Bible na may equal authority sa inspired tradition ng Bible. Kaya technically speaking, pwede natin sabihin na yung Bible ay isang tradition. Pero ito ay inspired tradition, written tradition. Hindi lang oral. Ang sinabi sa 2 Timothy chapter 3 verse 16, ang scripture daw what was given for teaching, instruction, correction, that the man of God might be complete. Isa ito sa mga gustong-gusto ko sa nung nire-review ko to. Isa sa mga na-refresh ako personally. That the man of God might be complete. Ano na yan? Sa verse 17 na yan. 2 Timothy 3:16 to 17. Yung Bible daw ay in-inspired so that the man of God might be complete. Now, which the Bible will fail to accomplish if he also needs tradition. Kung merong kailangan idagdag sa Bible, therefore, it denies yung 2 Timothy 3:17. Kasi ang sinabi ni Paul, ang Bible lang. Yung Bible yung magkukompleto kay Timoteo bilang lalaki ng Diyos, bilang tagapagturo ng Diyos. The Bible, sa balikan mo yung Bible, wala pagkabata ka mo, ito yung binabasa mo, ito yung nagdala sa iyo sa kaligtasan, yung Bible. At sabi ni Paul, it was given by God for the man of God might be complete. Pero kung kailangan pa ng tradition, sacred tradition, therefore, hindi pala kompleto. Hindi pala kayang gawin yun ng Bible. Kailangan pa pala ng Bible plus tradition para maging complete yung mind of God. But it's not. Sabi ni Paul, scripture was given that the mind of God might be complete. Sa next natin na answer, tinuturo naman natin ay yung exclusive authority ng scripture, it is constantly assumed, doon mismo sa scripture. Palagi paulit-ulit sa Bible na it is written, sabi ni Jesus. Ganito paulit-ulit sa Bible ng mga apostles na sumulat that the scriptures might be fulfilled. Ginajudge ni Jesus yung mga Pharisees at yung mga
truth claims base sa it is written. Word of God, Word of God. Jesus was an expert in the Old Testament Bible. Palagi niyang kinukot. At pareho sa personal life at sa teaching ni Jesus, he always appeals to it is written. Later, sa Book of Acts, saka sa mga epistles, palaging paulit-ulit na ina-appeal nila kung ano yung nakasulat sa Old Testament. Diba sinabi sa Hebrews 1, verse 2, 1 to 2, na now God has spoken us through His Son sa pamagitan ng anak niya. Sa pamagitan ng interpretation ni Jesus ng Old Testament, ganun din tinuturo ng mga disciples, ng mga apostles niya. And last, ito na yung 2 Thessalonians 2.15 at 2 Timothy 2.2. Basahin ko lang. Thank you, Arvin, ulit. Basahin ko lang. Ayan. Sabi sa 2 Timothy 2.2, and what you have heard from me, so oral ito, verbal na sinabi ni Paul, and what you have heard from me in the presence of many witnesses, and trust to faithful men who will be able to teach others also. So, kiniklaim ito ni Scott Hahn na may oral at may written. Meron daw na sinasabi verbally at merong sinasabi authoritatively na written. At ito ang key text nila. 2 Timothy 2:2. Ito pa, 2 Thessalonians. Sabi niya, so then brothers, sabi ni Paul, stand firm and hold to the traditions that you were taught by us. Ito na yan. At sabi ni Paul, manindigan kayo sa mga tradisyon na tinuro namin sa inyo. At yung tradisyon na sinabi ni Apostle Paul, either by our spoken word, yung sinasabi ni Paul na tradisyon na tinuro nila ay teaching, verbally, or by our letter. Yung letter, ito yung mga sulat talaga. Ito yung Ephesians, Philippians, Thessalonians. By letter talaga. Pero ang pinagkaiba natin dito, kiniklaim ang Roman Catholic Church ni Scott Hahn, na o kita mo, may magkaibang tradisyon. May written, saka may oral. Kita mo, tama ang Roman Catholic Church. May sinasabi at may nakasulat. Pero kempreno tayo doon, oops, hindi namin tinatanggi ang 2 Thessalonians 2.15. Naniniwala tayo na yung tradition ay teaching at yung tradition na to ay mismong turo nila. Sinabi doon, you were taught by us, apostles. Pero yung mga apostles na yon, sila ay merong infallible teaching authority. Diba, apostles si Jesus, sila ay merong sa usapin ng doctrine. Sila ay inspired sa kanilang isusulat at ituturo. Either, we believe that pag nagtuturo sila verbally or by our letter. But, ito yung catch. Ang meron na lang tayo ngayon ay yung access natin sa written apostolic tradition. Ang meron tayo ngayon ay yung nakasulat na teaching ng apostles. And where do we find the apostolic teaching / tradition in the Bible? Kaya nga, isa sa mga criteria para maging canon ang mga New Testament writings, eh kung sila ay apostolic. Walang ibang pwedeng magkaroon na kapantay ng authority ang mga apostles.
hindi magkapatay authority ni Paul at ni Timothy, ni Paul at ni Titus. Iba yung authority ni Paul. At yung authority na yun, we agree. Kapag nagturo sila verbally, that's authoritative. Sabi ni Apostle Paul kay Philemon, pwede kitang utusan, pero hindi ko gagawin. Gusto ko umapila sa iyo para kusang loob mong gawin yung pagtanggap kay Onesimus. So bilang isang apostle, may authority siya. Authoritative ang words niya doctrinally and sa church. Pero naniniwala tayo na tumigil na yung oral tradition when they died. Ang natira sa atin ay yung written tradition nila. Hindi natin tinatanggi na may oral tradition. Pero that's gone. Ang meron tayo ay ang written. And that is the New Testament Bible. So dito nagtatapos yung lecture notes natin para sa authority ng Roman Catholic Church at kung paano natin yung sinasagot. And medyo iba yung ano natin, iba yung format natin ngayon kasi nagloloko yung computer ko. So, punta tayo ngayon sa question and answer discussion period. Pero, ano muna tayo? Mag-picture muna tayo sa mga available na pwedeng mag-open na camera. So, pa-open po ng mga camera natin. Arvin, pwede ikaw mag-picture. Hindi kasi ako ano tong tablet eh. Sige, sure, Pastor. Ayan, thank you. Ano, sige, kung Gino, nasa bagong bahay na nila. May internet na? Dikon? Oo, meron naman. Yung PLDT rin. Okay. Sige, Dikon. Kailan yung heart walk? Kailan yung housewarming ano party ko yun? Coordinate with ano with Jero and Jan Paul yan. Sa Friday ng gabi pupunta sila dun eh. Ano pa stop screen sharing mo na ko yun para ano makita lahat. Ay sige. Wait na. Wait, change later. Ay hindi ko Gino pa ano daw po muna. Tanggal daw po muna ano. Screen share. Okay. Sige, pin ko lang. Sige lang. Ayun. Ilan pin ko na. Wait, second monitor pala ako. Joke lang saan ako titingin. Ready na. Wait ako. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Thank you. Thank you. Nasa bahay. Oh, dito sa bahay. Kogyo. Ayan, so sana malinaw yung audio ko kasi hindi ko, wala akong ano nito eh. Headset nito. Tablet. Or anyway, sige po, ano tayo? If ever merong mga questions or mga comments sa usapin ng topic natin, authority in Roman Catholicism. Pwede po kayo mag-raise hand o kaya naman ay mag-chat. Ayan, go bro, Arvin. Good evening ulit mga kapatid. Simulan ko na. So, una muna sa mga reflections regarding sola scriptura in sa latter parts din ng study. Patayin ko na rin. Una,
it's essential to the proper and correct understanding of Holy Scripture. Second, we can know the true meaning of the Bible by the guidance of the Holy Spirit of God. And pangatlo, all religious authorities sin, and they often do. Siguro ito yung mga address din dun sa mga naunang sinasabi about sa Roman Catholicism na kailangan mo ng magisterium, need mo ng creeds. Kumbaga, need mo lagi ng utos ng authority bago ako kumilos para sa salita ng Diyos. Ito yung nakakalungkot na part dun eh. Kasi sa original naman na ministry ni Christ, sa original na pagkilos ng mga apostles, laging through gentle appeal, laging through evidence ng scriptures, ayun, laging appeal kay Christ. Eh, paano ba kumilos si Christ dun? Kumino siya perfectly. Ayon pa rin sa kalooban pa rin ng Diyos, sa kalooban ng Ama. Siguro ito yung nakalimutan na ng Roman Catholic sa kakatingin nila sa tradition. Hindi sila tumitingan sa heart of the matter ng pinagbabatay ng traditions nila. Ayun yung kay Kristo. Nalulungkot ako kasi naiisip ko lagi na kiniklaim nila sa kanila pinasa yung susi ng mga doktrina, ang susi ng katotohanan. Pero hindi ba pinaglingkuran ni Kristo? Hindi ba yung mga widowers, yung mga yung prostitute, yung tax collectors, hindi naman sa kataas-taasan binigay ni Kristo yung katotohanan eh. Kundi sa mga taong nangailangan. Tayo na nangailangan ng grasya. So ito yung nakakalungkot sa Roman Catholic Church. Naalala ko pa to, may naalala din ako kwento nun about sa ano eh, yung parang Pope na binubuhat pa. Parang nakasakay siya sa ano, kalesa ba yun sa ano? Yung sa pang pinoprosesyon. Merong Pope Mobile. Oh, yun, may Pope Mobile. Right, pero sa earlier traditions pa, binubuhat yung ano Pope nun. Uupo siya sa parang trono. Tapos parang ipapasan siya sa balikat ng mga ano. Earlier pa. Earlier pa, may ganun silang tradition eh. Oh, yun. So, yun. Basta paano nila nasasabing tradition yung ganun? Na sasuot ka ng mga ginto, mga mamahaling pwede dami. Pwede mo ba kaming ganun ni pa sa RD? Imagine mo kinakaya mo magsuot ng gintong damit, tapos alam mo may mga kinasasakupan ka na mamatay sa gutom. Paano naging church tradition yun, di ba? Paano naging ano yun? Paano naging banal sa mata ng Diyos yun? Sasuot ka ng mga lantay na ginto sa mga damit mo, sa ulo mo. Kaya ito yung mapapansin yung kapatid na parang may galit ako sa RCC kasi nagiging justified. Ano ba itong galit na to, hindi maging push sa atin na mapalayo sa RCC. Kundi masalang mahatak sila sa alam natin katotohanan. Hindi lang naman sa usapin ng Reformed Baptist kundi sa Protestant na mga katotohanan na to. And makita natin na bawasan na natin yung lalo sa mga RCC, no? Mabawasan na yung ano, pagtingin sa tao bilang mas nakakahigit nga sa salita ng Diyos or yung appearance. Kasi mahilig kasi yung RCC ganun eh, sa appearance eh. Pinapamukhang banal eh. Pero hindi ba sa panawagan ng salita ng Diyos ay kumilos magbabanal-banalan ka. Kundi kumilos ka talaga na may kabanalan ayon sa kabutihan ni Kristo. Na hindi ganun dapat. Naman, daming need pa rin talaga i-reform sa church. Kumbaga ito yung ano natin, Protestant tradition. Patuloy yung reforming na process na yun. Hindi lang sa labas, kundi sa loob din ng mga puso natin, sa loob ng mga iglesia natin. So yun lang naman yung mga reflections kapas regarding sa RCC, sa sola scriptura, and yun din sa authority. So yun yun. Paano sila nagkakaroon ng kumpiyansa na sila yung dapat sundin ng authority at nagkakasala din sila? Nawawala na yung humility, nawawala na yung convictions under the guidance of the Spirit. Ayun. So ito lang naman yung mga questions ko, Pas. Basahin ko na rin. What are some biblical church practices that we can set as Protestant tradition to uphold? And secondly, pwede ko rin dagdagan ng context. How do we strike effectively at the heart of authoritative abuse on scripture? Yun lang naman yung mga questions ko, Pas. Salamat dun, Bro Arvin, sa mga reflections. Doon may mga gusto ako i-clarify doon, pero mamaya na. Yung sa question na lang muna. Doon sa question number one, ano yung mga biblical church practices na we can set as Protestant tradition to uphold? Actually, ginagawa na natin yun. For example,
nung nagkaroon ng Reformation, nagkaroon na ng centrality ng pulpit. Nangyari yan nung sa Protestant Reformation. Dahil sa mga Roman Catholic churches, ang nasa gitna ay yung sacrament, yung table. Nasa gilid, nasa kanan or kaliwa, yung pulpit. So sinasabi noon na may superiority yung sacrament ng Lord's Supper kaysa sa word. Pero sa mga Protestant, inalis nila, nilagay nila sa gilid, nilagay nila sa baba yung table, at nilagay nila sa sentro ng worship nila palagi ay yung pulpit. Isa yun sa mga practices na naset na before at ginagawa natin hanggang ngayon. Eh, wala naman talaga sa Bible na nakalagay, dapat may pulpit kayo, dapat ganito. So that is tradisyon na ipinapakita na ang salita ng Diyos ang dapat na sentro ng church, sentro ng mga panambahan. So I would say na meron ng naset na tradisyon na itong usapin ng centrality ng pulpit, ibig sabihin word of God, yung salita ng Diyos ang nasa pangunahin, tinuturo, pinapahiwatig doon yung sola scriptura. So yes, centrality of the pulpit, centrality to the church is the word of God. Tama yun bro. So ayun yung masasabi ko na isa na may naset na. Siyempre ang mga dapat nang gawin later on dyan ay mag-strive yung church na palaging maging biblical, i-check scriptures, hindi hahayaan na manguna yung salita ng tao kaysa sa salita ng Diyos. Ayan. So, maging culture sa church na nasan sa Bible yan? O kaya naman, tinuturo ba ng Bible yan? Dapat yun ay norm. Ano yung sinasabi ng Bible, sa nakalagay sa Bible, paano tinuturo ng Bible. Kapag yun yung norm, masiset talaga yan na, okay, sola scriptura, ipinaniniwalaan namin. So, pwede namang magtanong, anong sabi ng ibang pastor, anong sabi ni ganito, kinote yung ibang mga tao, no problem. Pero, isa sa highest, dapat na sa puso't isipan, ay kung ano yung sinasabi ng scripture. Number two, sa question mo bro, is paano, how do we strike effectively at the heart of authoritative abuse on scripture? So, wala kasing ibang masasagot tayo dito para mabantayan yung authoritative abuse kung hindi yung mga members ay maging aral din sa Bible. Alam din nila kung ano yung sinasabi ng Bible. May isang case sa New Testament, sa 3 John. Hanapin ko sa 3 John, may isang pastor na overbearing. Yung pastor na yun, may members, ay may mga pupunta sa loob ng church, ayaw niya, hindi niya pinapapasok sa loob ng church. Meron siyang mga tinitiwalag dahil lang sa sarili niyang gusto. Ayan, yung nangyayari. Ayun yun, authoritative abuse yun. So, anong nangyari? Sinumbong nila kay Apostle John. Apostle John, may pastor dito, ganito. Tapos sabi ni Apostle John, pupunta ako dyan at siya ang ititiwalag ko. Eh, sa panahon natin, wala nang higher position sa mga na apostles sa panahon natin. Patay na yung mga apostles. Ang meron tayo ay yung sulat ng mga apostles. Yun yung word of God. Therefore, ang pagbabasihan natin sa lahat ng ginagawa ng authority ay ano yung sinasabi ng Bible. Sinasabi ba, nakapalo pa ba yan sa loob ng Bible? In agreement pa ba yan sa loob ng Bible? So doon yung mag-a-appeal. Dahil sabi ng Bible, labas na yan sa authority, sinasabi ng Bible, hanggang dito lang authority, doon tayo babalik. Important, yes bro, na members are called to also learn the Bible para properly ma-address yung authoritative abuse
when it comes to scripture. So naniniwala tayo na kailangan ang bawat mananampalataya ay learned, na nag-i-study ng scripture, nagtatanong tungkol sa scripture. Mas gusto natin yun, na magtanong na magtanong at mag-aral na mag-aral para maging familiar. I think isa yung sagot, no? Sa 1 sa 2. So, para ma-uphold at para ma-strike effectively kung mayroong mga authoritative abuse. Kasi ang highest authority at final authority ay sola scriptura. Hanapin ko ngayon, 1 John 3. Ay, hindi pala 1 John 3, 3 John. Ayan, basahin ko. Sa 3 John 1:9. Sabi ni John, I wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will not welcome us. So when I come, I will call attention to what he is doing, spreading malicious nonsense about us. Not satisfied with that, he even refuses to welcome other believers. Ayan, so dito, sinabi ni Apostle Paul na pupunta siya doon at gagawa niya ng paraan. So isa ito sa masasabi nating authoritative abuse na nasa New Testament na si Diotrephes. So ayan, Brother Arvin, baka may follow-up ka or mga comments. Salamat din, Bas. Talagang yung pinaka-follow-up na lang, ang pinaka-comment na lang doon. Malaga talaga na pag-ingatan natin yung salita ng Diyos. Dahil meron talagang iba na gagawin yung lahat para lang ma-abuse yung salita ng Diyos. At isang biyaya talaga na nakikita ko sa church natin, na kaya natin talaga nilalagay sa sentro yung salita ng Diyos. Dahil ang aim natin, maging sentro talaga to sa buhay natin. Kaya dami kasing naitiagaw sa, ano, sa centrality ng salita ng Diyos sa mga puso natin. Dami talaga. Pero yun yung calling sa atin. Lalo na bilang mga kasama sa iglesia. Kailangan natin protektahan at alagaan yung katotohanan nato. Yun lang naman, Pas. Salamat. Salamat mga kapatid. Thank you sa mga realizations, bro. Sa question. Ayan. Other question or mga comments? The comments or mga questions? Sige, habang wala pa, clarify ko na lang, bro, dun sa isang reflection mo na regarding sa Roman Catholicism na all religious authorities sin and they often do. Ayan. Magbibigay lang ako doon ng clarification na sa Roman Catholic Church, hindi naman nila kiniklaim na hindi nagkakasala yung mga bishops, archbishops, at pope. So actually, nasa doctrine nila yon na may kasalanan din pope, archbishop, at mga bishop. However, I think valid yung sinabi mo na dahil nagkakasala rin sila, therefore, sa kanilang mga interpretation, sa kanilang mga final decision making, hindi pwede hindi sila magkamali. So I think doon magkakaroon ng disparity doon na sinasabi nila na nakakasala pa rin sila, pero hindi sila magkakamali. Mahirap yun. I think doon magkakaroon ng disparity na paano hindi sila magkakamali kung nagkakasala pa rin sila. So, isa yun sa
objection ko sa usapin ng papal infallibility, sa usapin ng authority nila. So, ayan. So, other questions or mga comments? Thank you, Paul. Sabi ni, basahin ko muna yung question ni Paul. I think very good question to bro. how must we answer yung accusation na sola scriptura is circular logic? Ang ibig sabihin ng circular logic ay parang umiikot-ikot lang, hindi mo sinasagot talaga yung question o yung problem. Sabi nila, circular logic daw na sabihin na ang Bible ang pinakamataas na authority, pero saan mo makikita yon? Nasa Bible din. So kasi sabi nila, hindi mo pwedeng sabihin yan, dapat hindi mo gamitin ang Bible bilang proof para sabihin na ang Bible ang pinakamataas na authority. Dapat may ibang mga magpo-prove. So, sa philosophy, yun ay categorize as fallacy. So, paano natin ma-answer yung ganong klase ng accusation? Now, dito ay meron talagang circularity. Hindi natin itatanggi na may circular reasoning tayo pag sinabi natin na paano mo nasabi na ang Bible ang final authority nang hindi ginagamit ang Bible? But we will not answer. Dahil sabi ng Bible, final authority siya, therefore final authority siya. Now, hindi lahat ng circular, sabi nila Jeff Derby, nila Bansen, na hindi lahat ng circular reasoning ay fallacy. So, tinatanggap natin na circular yung reasoning natin, pero hindi natin tinatanggap na yung reasoning natin ay fallacy. Now, pupunta ito sa usapin ng fundamental authority. Ito yung sa usapin ng essence ng pagiging final authority. Dahil ang scripture, ang final authority, therefore, walang karapatang magsabi yung mga mas mabababang authority para i-prove yung kanyang final authority. Ang pwede lang mag-prove sa isang final authority ay sarili niya. Wala nang iba. Dahil kung meron palang mas mababa o mga authority ang mag-prove sa kanya, hindi siya yung final authority. So, doon natin titignan yun. Ano yung ibig nating sabihin pag sinabi natin ang final authority at naniniwala tayo na sa finality ng authority ng scripture dahil siya ay salita ng Diyos. The Word of God proves the Word of God. Wala na doon mas mataas sa Diyos sa salita ng Diyos para patunayan na siya yung salita ng Diyos. Kapag merong tayong umasa tayo sa mas mababang authority sa Kanya, we failed. We failed. Kaya ang ganda nung nasa confession of faith yata natin yon. Sa chapter 1 on scripture, sinabi doon sa scripture na naniniwala tayo sa authority ng Bible, sa inspiration ng Bible, sa iba't ibang paraan. For example, sa beauty, sa testimony ng church, ayan, naniniwala tayo, may mga contributions yun. Na pag binasa mo yung Bible, walang katumbas yan na ibang mga libro. Yes. Dahil sabi ng buong church, dahil sabi ng mga
may indwelling the Holy Spirit, yes. Pero ang sabi pa rin ng confession of faith natin, kaya tayo naniniwala sa authority niya, sa inspiration niya, dahil sabi niya. So, maging sa confession, sa chapter 1, circular. Sabi niya, ang pinakadahilan kung ba't tayo naniniwala sa Bible ay ang Bible. Kaya tayo naniniwala sa Bible dahil ang Bible. Dahil siya yung highest authority. So anyway, dun yung usapin ng para kapag pagsinabihan tayo na patunayan mo ang Bible na hindi ginagamit ang Bible, parang sinabi na patunayan mo nakakakita ka nang hindi mo ginagamit yung mata mo. It can't be. Hindi pwede. Hindi pwede. May mga circularity na possible na hindi fallacy. Patunayan mo na kaya mong mag-isip nang hindi ka nag-iisip. Hindi pwede. Ganun yung sense pag sinabi ng patunayan mong Bible nang hindi mo ginagamit ang Bible. Parang sinasabi nila, i-prove mo sa akin na final authority siya nang hindi mo ginagalang yung final authority niya. That's basically what they're saying. And we will say, no. Natatawa ako yung sinasabi nila, sila Jeff Durbin, sila Saiten, Bruggen, Katie, at nagsabi nun. Patunayan mo sa amin ang Bible na hindi mo ginagamit ang Bible. Tapos sabi nila, sabi ng Bible, hindi sila pumayag. Hindi sila pumapayag. Ang unang-unang lumabas sa bibig nila, thus saith the Lord. It is written. So anyway, good question po. Follow up. Hello, Pastor. Good evening. Ayan. Sige, bro. Dinig ko. Sige po. Wala na po akong comment. Pero may tanong ako na medyo related doon. Sige. Can you comment doon sa mga... Kasi prevalent to na paniniwala dun sa common or sa mga nominal na Christian na sinasabi nila na even if meron daw contradictory sa Bible is papaniwalaan pa din nila yung Bible. What can you say about that? Lalo na may napanood ako isang apologist yata yun eh. Sabi niya even if meron daw contradiction sa Bible, hindi daw yun problema kasi totoo pa rin naman daw si Jesus. So what can you ano yung mako-comment mo doon? Syempre mo hindi ako makapagbigay ng full comment dahil hindi ko alam yung nangyari. Pero may mga hinala ako. Kasi meron tayo tinatawag sa history ng mga Barthian, sila Karl Barth. May mga usapin ng neoliberals sa usapin ng theology. Sa kanila kasi, again, hindi ko ina-accuse sila na ganito yung theology nila, ha? Pero magkatunog lang kasi. Na sinasabi nila na magkaiba yung Jesus ng faith at Jesus ng history. So hindi nakabase yung faith nila sa totoong nakasulat. Nakabase lang sila doon sa religious na nakasanayan, na naituro, na nagpasapasahan later on. Kaya kaya nilang sabihin yun na okay lang kahit may contradiction dyan. Okay lang. Kasi magkaiba yung Jesus of faith at Jesus of history nila. May ganung mga theological controversies, bro. So, na-comment ko lang yun dahil parang katunog na katunog eh. But again, I will not say na ganun sila, yung napanood mo. Pero katunog na katunog talaga. Kasi hindi ako makapaniwala at makarinig ng isang Orthodox na nagsasabi na kahit may mali ang Bible, maniniwala pa rin ako. Dahil
ang pinaniniwalaan natin dahil totoo ang Bible, dahil walang mali ang Bible, ito'y katotohanan. Hindi kasi pwedeng sabihin na pinaniniwalaan ko itong katotohanan kahit na hindi ito totoo. That's contradictory. Yung ganun. So naniniwala rin tayo hindi lang sa infallibility and inspiration, kung hindi maging sa inerrancy, sa pagiging hindi nagkakamali ng Bible. So kaya nagkakaroon lang ako, Paul, ng hinala na meron silang ganun flavor ng neo-liberals na okay lang yan. Importante, Christian tayo at heart. Ang importante, mahal natin si Jesus. Ang importante, yung Jesus na sa isip natin, hindi yung Jesus na nasa history. May ganun. Follow up them, bro. Ayun, Pastor. At mali yun. Naging final authority, mali-mali pala. Ayun. Siguro wala na akong comment or question dun, Pastor. Pero may i-challenge ko na yung point, Pastor. Yung lesson mismo. Kasi for example, sa RCC, as you mentioned dun sa lesson, meron silang magisterium. Oh. And yung magisterium, if correct mo na lang yung understanding ko, sila yung parang nagpe-preserve ng tradition and yung parang right interpretation ng scripture, tama? At tradition. Okay. Sige. I'm going to be an advocate, siguro. Hindi ba... Ano ka, RCC, apologist ka ngayon? Kunwari lang. hindi ba't ganun din yung ginagawa natin sa Reformation? Ang tawag pa nga natin sa mga reformer, yung mga hindi naman devil, bro. Hindi a devil. Ay, si Arvin kasi. kumbaga kasi... Ikaw, Arvin. Ano, Pastor? Ang tanong ko is, even yung mga reformers na si Calvin, si Knox, si Luther, si Zwingli, ang tawag pa nga natin sa kanila is mga magisterial reformer. Diba? So, how can we put a defense doon sa accusation na ganun na aren't we doing the same as well? Nung ginawa natin yung mga credo natin, are they also tradition? Ayun kasi yung argument ni Scott Hahn, yun na-mention niya. Diba? Parang mas naging overwhelming yung tradition lang nitong Bible kaysa doon sa ibang mga tradition. Kaya siya tinanggap. Kasi yung inspired tradition. Although false dichotomy yun. Pero gusto ko marinig sa'yo, Pastor, paano masasagot yung ganoon na accusation ng RCC, especially kapag aral yung nagsabi na aren't we doing the same bilang mga Protestant, follower ng Protestant Reformation. Ayun, Pastor. Na ang tradition ng mga reformers ang sinusunod natin. Na meron ding sense nung ginawan, yung inalisan natin. Ayun, Pastor. Ayan, sige. Salamat, bro. Thank you sa question mo. At legitimate yun. Kaya natin sinabi kanina na in-honor natin, maging yung mga teachers ng church before, sila Augustine, we honor them. Sila Aquinas, we honor them. Sila Calvin, we honor them. Sila Luther, we honor them. However, ang main difference natin sa Roman Catholic Church ay for them, may dogmatically, may considered na infallibility yung kanilang Pope. Labas sa scripture ay meron yung factor labas sa scripture. Kaya yung mga sinasabi natin na magisterium, may authority sila, hindi lang sa scripture, may authority din sila outside the scripture, yung sacred traditions.
So, ang laki ng difference. Yung sa atin, in-honor natin itong mga taong ito, hindi dahil sinasabi nila na above sila at equal sila sa scripture, kung hindi sinasabi nila kung ano yung nakikita natin sa scripture. May isa nga akong nabasa, hindi ko alam kung sino yun. Sabi niya, kahit burahin nyo si John Calvin sa history, maniniwala pa rin tayo sa Calvinism. Dahil yun ay sinulat, yun ay tinuturo ng Bible. Therefore, ang sinasabi natin, alisin man natin lahat ng mga ito. Hindi natin pwede gawin yun, pero theoretically, alisin natin yung mga ito. Paniniwalaan pa rin ito ng mga ordinaryong Kristiyano na nagbabasa ng Biblia. Sa kanila, necessary factor at component. Hindi mailalabas yung tunay na meaning ng scripture, lalo na nung sacred tradition nila, kung wala itong magisterium. Tayo kasi naniniwala tayo na indwelt tayo lahat ng Holy Spirit. Sinabi sa New Covenant, I will write the laws upon their hearts and they will not tell each other know God. K-N-O-W, know God. Hindi sinasabing hindi na kailangan ng teachers, pero kung ano ituturo ng mga appointed ng Diyos, called ng Diyos na maging teachers, yun ay nasa puso na ng mga mananampalataya. Mag-a-agree sila sa tinuturo ng teachers dahil yun ay itinuro na ng Diyos sa kanila. Yun yung anointing sa 1 John. At nagre-react sila sa nakasulat sa Bible. Kapag isang tao ay na-convert na, naging mananampalataya na, nag-a-agree na siya sa Bible. Hindi lang siya nakikita, naiintindihan niya na yung Bible, nag-a-agree na siya sa Bible. At kapag may nag-preach tukol doon sa Bible na yon, nag-a-agree din siya. Hindi dahil sabi ng preacher. Kung hindi sabi ng Holy Spirit na nagbago sa kanya. So, may difference tayo sa kanila sa usapin ng pagiging ultimately essential ng magisterium sa equality at even above scripture pa ng magisterium. So, pag sinabi ni Scott Hahn, pareho lang tayo, ang sasabihin natin, I beg to disagree. We honor them, but they're instruments in the hands of God. So anyway, baka meron ko pang follow-up doon. Ayun po. Wala naman, Pastor, pero siguro ano na lang additional. Medyo naisip ko na din to talaga dati. Kasi parang naisip ko before yung criticism ko sa Reformation. So internal ko lang naman to. Parang naging criticism ko siya na ano yung pinagkaiba. Kasi meron tayong magisterial reformers, tapos we submit to a confession even. Yes. Pero nagkaroon din ng kalinawan kasi yung confession naman, we do not equalize it sa scripture even. Ang ginagawa pa nga natin, confession must submit to the scripture. So kung ang confession mo ay merong hindi malinaw sa iyo, kailangan mong aralin according din sa in light ng scripture. Ayun naman yung maganda. Siguro ano lang, bilang Kristiyano, na kung tayo ay may kaalaman sa pagiging reformer or Protestant natin, wag dapat tayong magpunta doon sa temptation na since Bible yung authority, kung ano yung interpretation ko about the Bible, yun yung magiging tama. Kasi parang may ganong sense yung iba eh, na loose yung understanding ng sola scriptura, na Bible, ito na yung Bible oh. Oh, sige, pag nakita ko sa Bible yan, ito ang tama. So, may ganon. Wala na interpretation. Wala na interpretation. Parang loose kasi. Parang si Soriano yun ah. Pag nabasa ko dyan, panalo na ako ha. Napaka-loose nung understanding ng ano nila eh. Sola scriptura eh.
meron pa rin dapat call sa mga Protestant to have an epistemic humility. Kung kaya, what do I mean is, kailangan humble pa rin tayo when we are reading the scriptures. Merong mga klaro na verses talaga sa scripture at meron din namang mga kailangan ng clarification. Doon papasok yung in-honor natin yung mga faithful exposition and exegesis ng scripture noong una, yung mga confession, yung mga creeds. Pastor, question ko na din to. Possible kaya na for Roman Catholics, yung language na ginagamit natin na we honor the creeds and confession is ganun yung understanding nila sa ano, yung equal yung authority? O sige, ano yung take mo doon? Medyo complicated ba kung pag-uusapan pa natin yung mga presuppositions. No. Pero yung basically na ibig nating sabihin na in-honor natin, so long as, yung sinabi ni Martin Luther, di ba? Hmm. Sa Diet of Worms, sabi niya na hindi ako maniniwala sa councils or popes unless you will convince me. I am convinced in my conscience according to the word of God. So yung word of God, yung standard, at sila ay sumasang-ayon sila sa standard na yun, mag-agree ako. However, ito kasi yung sa usapin ng Roman Catholicism, hindi ganun. Ang sinasabi nila, ang creeds, yung creeds, yung early creeds, ay isa sa mga factors na nagde-determine ng sacred tradition, at yung sacred tradition ay kapantay ng Bible. So, yun ang magiging difference. Para sa kanila, kapantay ng sacred tradition, ang sacred scripture. At part yung creeds ng sacred tradition. Okay. They're equal. Sabi na palagi, equal ang tradition ng scripture. Pareho silang, for them, sacred tradition plus sacred scripture equals word of God. I kaya, see. In which we do not say that. Mm-hmm. Sabi natin, ang mga creeds is not word of God. Mm-hmm. We accept them because they are in line with the word of God. Or they can say, this is word of God. Okay. Sige, Pastor. Siguro last na to, Pastor. Kasi I think mas maganda linawin to eh. Kasi meron talagang ano eh, friction doon sa... Kasi nakikita ko yung paniniwala ni RCC na equal siya in the sense na you kasi there is submission din doon sa creeds eh. Parang yun yung sense nila na sinasabi na equal ito to word, sa word of God, kasi merong response sa mga believer na they should submit to it. Parang ganun. While yung sa language naman natin ng mga Protestant is may nuance na we submit to it just because it's in line. So yung submission natin is nakabatay pa din dun sa foundation ng scripture. So kung scriptural ba siya. Siguro question ko, Pastor, paano natin paano mo mabibigyan ng linaw yung sola scriptura in relation sa biblicism? Okay. Tama. Sige, last ko na po yun, Pastor. Thank you. Biblicism, no? Pag yung biblicist. Tama, bro? Biblicism? Opo, Pastor. Biblicism. Okay, sige. Define muna natin ano ibig sabihin ng pagiging biblicist. Yung pagiging biblicist ay hindi yan sola scriptura. Ang sabi ni Pastor Noel nga dyan, nuda scriptura. Sabi naman ni Keith Matheson, isang Presbyterian na author ng isang book na nabasa ko before,
tungkol sa sola scriptura. Sabi niya, solo scriptura. Ganyan yung ibig niya sabihin na pag sinabi biblicism is just me and my Bible, ako lang, pang binasa ko ito, maintindihan ko na ito without the help of others na mag-guide sa akin. Hindi yan ang sinasabi natin sa parang sola scriptura. Kaya ang definition natin ng sola scriptura, scripture is the final authority. Hindi sinasabi only authority. So meron tayong mga ino-honor na iba't ibang mga creeds, confessions, mga pastors, mga teachers, mga confession para i-guide tayo. Paano natin siya basahin? However, ito yung catch. Kasi pag sinabi natin na, oy, ginagamit nyo pala yung mga creeds, confessions, mga pastors bilang guide, pwedeng sabihin is Scott Han, wala kayong pinagkaiba sa amin. Kami nag-guide din. Ang catch nun, ang pinagkaiba nun sa atin, yung guide, quote-unquote guide, ng mga pastors, creeds and confession, dapat galing din sila sa Bible. So hindi sila outside guide, ginaguide tayo nila kung papaano tamang i-interpret yung Bible. At papaano tamang i-interpret yung Bible, the Bible interprets the Bible. Mali. Mali kung ang ituturo ng creeds, confessions, pastors, na ito yung paraan paano i-interpret, tapos wala sa Bible yung interpretative method nila. Yan ang work ng mga guides pagdating sa scripture. Hindi sila magsasabi na meron kami authority above scripture para mag-impose sa scripture kung paano interpret ang scripture. Ang ginagawa natin ay tinuturo natin, ito yung sabi ng Bible, kung paano mo i-interpret yung Bible. Yun yung sinasabi natin na the Bible interprets the Bible. Yun ang dapat na paraan kung paano nagpapag-guide tayo. It's very dangerous na merong outside authority. Maging yung mga guides na yan, yung mga guides natin, they are all under the authority ng scripture at sinasabi ng scripture sa kanila, ituro nyo pabalik sa akin kung paano ako i-interpret. Yung difference natin sa kanila. So hindi tayo naniniwala, ako lang at ang Bible ko, pero kailangan natin ng guide, pero yung guide na rin na yun, ay kailangan sabihin na ito yung sinasabi ng Bible tungkol sa Bible. Therefore, hindi tayo biblicist, kailangan natin ng guides, pero hindi rin tayo Roman Catholic, na yung outside guide ang final authority. That's it. Any follow-up, bro? Wala na po. Thank you, Pastor. Salamat, bro. Okay. Other question? Ay, wala na pala si Brian. The Bible is the final authority because God said so. Amen. Where went through the Bible? Well, sabi ni Ate Christine, share ko lang po ang madalas na sinasabi ng RCC na friend ko. She's saying na masyado malalim ang Bible para maintindihan ng common na tao. Thus, this might be the reason kung bakit naniniwala sila sa Pope priests lamang ang dapat umintindi ng Bible. So, ayan, sabi ni Ate Christine, totoo po yan, maraming ganyan yung comment na may mga nagsasabi pa nakakabaliw daw yung Bible. So, mahirap po daw intindihin. Pero tayo kasi bilang mga believers, kailangan nating paniwalaan yung sinabi ni Paul sa Corinthians yata yun. Sabi niya, I am writing this to you so that you may understand. So nagsusulat yung mga apostles, sinulat nila yon na ina-expect nila na may intindihan yun ang sinusulatan nila.
So nung binasa yon, binasa ng mga taga Corinthians yung letter, hindi nila naging reaction, ano to? Ang lalim naman ito. Nung binasa ni Timothy yung sulat ni Paul sa kanya, hindi niya sinabi na, oh, ano ba to? Hindi ko maintindihan to. Understandable sa kanila, sa mga original na sinulatan nila. Sa atin, of course, may mga barriers doon, pero ang pinaka-main barrier kung bakit mahirap maintindihan ng Bible ay sin. Bakit mahirap maintindihan ng Bible? Hindi dahil malabo ito, kung hindi dahil makasalanan tayo. Kaya isa sa mga common testimonies, kapag ang isang tao ay na-convert, naging believer siya, isa yun sa mga normal na narinig ko. Dati hindi ko maintindihan to. Ngayon, biglang maintindihan ko na. Pag nagbabasa na siya ng Bible, may naiintindihan na niya na. Nagkakaroon na ng clarity. Therefore, ang problem, hindi yung obscurity, ay hindi dahil malabo ang Bible. Kundi malabo tayo. Malabo yung puso natin. Malabo yung isipan natin. We are obscure ay hindi yung scripture. Obscure ay tayo in our sin. Palagi ko yung narinig. Marami, mangilan-ilan yung narinig ko na ganyan ang testimony upon their conversion. Hindi ko maintindihan. Ngayon, naintindihan ko na. Dati, wala lang sa akin. Ngayon, naintindihan ko na. So, yung common na sinasabi na malalim daw, may mga parts na malalim, yes. Pero sa isang tunay na believer, God illuminates our minds. So, ang Bible ay hindi lang para yan sa scholar, para sa mga experts, sa mga nag-doctorate, para yan sa common people, para yan sa normal na tao. Sabi nga ng mga tagapagturo, ang Bible daw ay sobrang babaw na pwedeng magtampisaw doon yung mga bata. Pero sobrang lalim na hindi kayang maabot ng mga theologians yung pinakalalim niya. Ganun yung glory ng scripture. Kahit bata, kung ililigtas siya ng Diyos, bibigyan siya ng illumination sa isip niya, he can understand the Bible. So, ayun, yun yung comment natin sa chat ni Ate Christine. So, may follow po kayo doon, Ate Christine. Ayun. So, ayun. Any follow-up po kayo, Ate Christine. Tapos, yung mga, ayun. Any, nagbigay na si Ate Jemila ng a prayer request. Ayan, sige. Kuha na rin tayo ng mga prayer items natin. Pa-chat po ng mga prayer items para maipanalangin natin. So, pero kung may mga questions pa, available pa tayo. Pero pwede na tayo mag-chat. So after a few minutes, ay mananalangin tayo. Right. Yeah. Sige po Ate Jemila, isama po namin sa prayer. Sige, pwede tayo mag-pray after 2 minutes. Pwede kayo maglagay na ng mga urgent na mga prayer items. Ayan, si Monica sa preparation at readiness sa Lady Studies. Arvin. Hello, Pas. Yung final part na lang siguro yung nasabi rin kanina ni Bro Paul. Sa siguro sa kumpiyansa natin
bakit nga ba tayo na iba talaga sa mga Roman Catholic? Dalawang elements to eh. Private and public judgment. Paano nga ba natin nalalaman yung katotohanan? Dahil kumpiyansa natin sa banal na spirito ng Diyos na pag nagbasa tayo ng Bible, malalaman natin na totoo yun kasi ililid tayo nun sa ebanghelyo ng Diyos. Yan talaga yung pinaka parang clear forward or the straightest answer that we can give as Protestants, as people of the world. As people of the world. Kasi kung katotohanan nga itong pinag-uusapan natin, edi idadala na tayo ng Diyos sa pinaka totoo at pinaka mabigat na fact or pinakamahalagang impormasyon na meron na pwedeng mailatag sa atin ng Diyos sa kabila ng limited natin na mga mata at isipan. Kaya natin nasasabing totoo. Kaya natin nasabing na katotohanan yung paninindigan natin sa lihiyo natin, sa church natin. Dahil tinuturo tayo nito lagi pabalik sa ebanghelyo ng Diyos. At doon yung kumpiyansa natin. Doon yung pag-asa natin. At doon tayo ginaguide. Doon tayo pinupush. Doon tayo nag-i-strike. Yun talaga. May elements talaga siya ng private and public judge. Yun yung one... yun pala. Yun yung miracle ng Diyos sa atin. Na dating hindi tayo naniniwala sa ebanghelyo. Naniniwala tayo ngayon sa ebanghelyo. Yun lang naman. Yun lang naman, bro, Paul. And salamat dun, Arvin. Manalangin po tayo. Let's pray.